bago ito maging ganap na pera. Mabayar na siguro, ano Chad? Tama, yeah. Kung magkano aabutin. Ampong taon na? Landang umaga mga kalipi. Welcome po sa aking munting channel. Ngayong araw po ay sasamahan po natin ang grupo ni Kuya Udog sa kanilang pakikipagsaparan sa ilalim ng dagat. Most likely mga kalipi, ang kanilang kukunin ngayon ay mga sea urchins. Kung ano man ang napakita nila sa ilalim, yun ang kukunin nila para sa kanilang ikabubuhay. Mamaya alamin natin kung paano sila nabubuhay sa ganitong uri ng hanap buhay. Tara, samahan niyo po kami mga kalipi. Dito na kami mga kalipi. Ito na yung lugar na pagkukunan nila ng mga lamang dagat. Ayun, yung angkla binato na. So mababaw lang ito mga kalipi. Siguro hindi pa nga ito. Siguro sa banda roon mga lampas tao yan. Ito kasi yung dalampasigan mula dito hanggang doon sa dulong yun. Pag low tide, wala pong tubig yan. So dito sila naninirahan yung mga sea urchins at mga ibang uri ng lamang dagat. Ayun. Lumusong na si Rex. Rex, damihan mo. Dito na yung mga kasama natin. Medyo malamig ano. Pero dog, lumakas na yung alon. Lumakas na yung alon, ano? Malamig at tubig. Na yung unang arangkada ng pangunguha nila ng sea urchins. Mahigit isang oras sila doon na nalinisid. Kaya siguro mahina na yung nakikita na sa ilalim. Kaya ano na sila ngayon. Ito na. Marami, ano? Ayun. Ayun ang sea urchins, mga kalipi. Yan yung uri ng sea urchins na kailangan kinukuha. Wala pa yung dalawa. Nasa ano pa? Sige yan. Ahon. Mukhang marami ang nahuli natin ngayon, Kuya Udog. Ha? Mukhang marami nahuli natin ngayon. Pero unang arangkada pa lang ito. Mamaya pa, maaga pa. Wala pa nga ang dalawang oras yung pangunguha natin. Ayun, ang ori ng sea urchin. Hindi ba ito masakit makatinig, Kuya Dog? Ano man ini? Piling hawakan? Ayun. Normally kasi mga kalipi, ang sea urchins na kilala dito, yung itim. Yung itim na mahaba yung galamay. Ayan, may buhay pala ito talaga.
Yun ang mahirap hawakan kasi tutusukin ka talaga nun. At napakakirot. Ito pala yung ori ng Sea Urchin. Mamaya po mga kalipi, itong Sea Urchins, bibiyakin natin ito. Bibiyakin nila at hihimay-himayin pa. Bago nila ito ganap na pagkapirahan. Yan, ang dami oh. Eh kuya, udog lang yan. Oh, napakarami nito. Yan, kuya Dog, mga 1 kilo na yan, kung himayin. Ah, wala pa. So, magkano ba ang ano ngayon? Magkano ba ngayon ang 1 kilo? 180 ngayon. Medyo bumaba nga. Dati, 200 plus. 240. Kaya, medyo tis-tis lang. Ang importante, meron. Dilipat tayo sa bandaroon. Medyo makulimlim na ang panahon dito. Ito yung pangalawang bugso ng kanilang bayanisid at panghuli. Pagkatapos daw nito mga kalipi ay uuwi na raw kami. Siguro boundary na sila. Kaya mamaya tunghayan natin muli ang kanilang pagbabalik. Kung gaano ba karami ang kanilang makukuha muli. O ito si... Oh, parang mga badyaw sa Muroami. Ang bibilis nilang tumalon. Kalipi, palapit na rito yung mga naisit. Siguro tapos na, halos tumagal din ng mayigit isang oras ang kanilang paninisit. Yung iba nandun pa oh. Medyo malapit na rin dito yan. Malapit na rin dito yan. Dito na si Kuya Dug. Ano, mas marami ngayon, Kuya Dog? Mas marami ngayon? Mas mahina ngayon? Agad na. Lalipo! Malamig, ano, malakas ang hangin. Yung nakuha ulit ni Kuya Dog. Oh, marami rin. Pwede na rin yan. Hello! Malamig? Ha? Malamig? Grabe ano, kahit mahit ang panahon, ano? Parang panahon. Basta malakas ang hangin, yun. Malamig din, talaga. Pero pag nasa ilalim ko ng tubig, wala lamig. Pag nasa ilalim daw sila ng tubig, hindi sila lalamigan kasi naman wala ng hangin. Pag ahon nila, yon. Ito na yung mga Muroami. Mga Muroami na naninisid. Palapit na palapit dito. Medyo mababaw na mga kalipi kasi kanina nagpas tao pa. Ngayon, halos tumagal ng 1 oras sila doon sa pangunguha. Halos hindi na sila ano, halos ayun, sa dibdib na lang ang tubig. Siguro pauwi na tayo ngayon, Kuya Dog. Pauwi na. Ayun na. Dito na yung mga nahulog. Nahulog yan. Lakas ng hangin kasi. Wala kang damit? Kaya pa? Kaya labig? Nahulog kasi yung damit ni Kuya Dog. May malamig ang hangin. Pag tumatakbo kayo mamaya, sigurado hindi ginawin siya. Kahit may init ng araw. Ito na yung mga Muroami. Ayan, naglalambitin na si Tarzan. Halos 1 oras kayong nandoon. Nurasan ko. O, kanina pagalis niya dito, malalim yan. Ngayon, mababaw na. Ayan, malamig ano. Mali.
malikot kasi mga kalipi ang video natin ngayon kasi medyo maalon eh. Malikot ang bangka. Ganito kahirap ang buhay ng mga mangisda. Ganito nila ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Pero at least meron. Isa naman nasa loob ka lang ng bahay, nakanganga. At mag-iantay na lang ng biyayang galing sa iba. Ito ang dapat nakikita ng ating gobyerno. Hindi ka pinito sa dagat kapag matatakotin ka sa alon. Kailangan dito malakas ang lubrid. Kasi parang kang nakasakay sa tsubibo. Dito mga kalipig, nukuha yung mga malaking isda. Itong lugar na to. Dito nangangawil yung mga kababayan nating nangangawil sila ng mga malaking isda dito. Napakalalim na mga kalipi. Kulay asul ng tubig. Ibig sabihin, napakalalim na. Ang tansya ko dito, mga 50 meters deep. Mga siguro mga 3 foot sila ito. Dito kasi kami lahat sa bandar ito kasi malakas ang alon. Pag nandung kasamay dulo, hindi bumulusok itong bangka. Kaya lahat kami nasa gitna, ang iba nasa gilid. So ito ang sitwasyon namin ngayon dito. Pauwi na kami pero duwanaan muna kami dito sa matinding dadaanan. Malakas ang alon ngayon, kaya sana makauwi kami ng maliwanati. Ito na mga kalipi yung processing ng sea urchins kanina na dala namin. Bibiyakin ito at kukunin yung laman. Saan pag-iabot nga atin yung ano? Ito mga kalipi, itong laman ito. Ito yung kinukuha nito. Paborito ito ng mga Japanese, kaya Japanese ang nag-order nito. Ito na yung buyer ng sea urchin. Madam, pakibukas nga muna sandali. Ito na yung mga kalipi, yung finished product. Isang ganito ba? Isang kilo na ito? Dali pa. Ha? Okay. Yun. Ayan yung finished product. So, ito yung pag-process nito. Ito na mga kalipi, yung pinagpagura ni Chad. Tingnan natin kung ilang kilo. Isang kilo at isang guhit. Ayan, kunin mo na yung labis doon sa pinagpagura mo. Pansamantala, yan na muna po ang maibabahay ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, pakilike lang po at pakisubscribe. At pinutin nyo po ang notification bell para sa mga susunod na videos updated kayo. Shoutout nga pala kay Edwin Eric at Joseph Lagro dyan sa Bambang Tarlac. Ito po ang inyong Kuya Mamo nagsasabing hanggang sa muli nating pagkikita.